guys! Welcome to Anchor's The Bear Channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna tayo dun sa mga taong hindi naniniwala. At kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte at pamahiin na tulad nito, i-skip mo na lang ang video na ito dahil ang video na ito ay para lamang dun sa mga naniniwalang kagaya ko. At ako talaga ay naniniwala sa mga pampaswerte, sa mga pamahiin na kagaya ng mga itinuturo ko sa inyo dahil ito ay nagpatotoo din sa akin at sa ilan kong mga kakilala. At marami din sa inyo ang mga nagko-comment na nagpatotoo din sa mga ganitong pamahiin at sa mga ganitong pampaswerte. Kung ikaw ay hindi isa doon sa mga taong naniniwala, i-skip mo na lang ang video na ito at humanap ka ng video na gusto mo. Lahat ng sinabi ko dito ay gabay lamang. Ang tanging Diyos pa rin at pagdadasal natin, pagtitiwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin kung ano man ang problema natin dahil hindi niya tayo pababayaan. Kaya tumawag tayo sa Kanya kahit na gumagawa tayo ng mga ganitong ritual ay siya pa rin ang magbibigay sa atin ng mga healing natin na pinadadaan lang natin dito sa mga ginagawa nating ritual. So, ngayon guys, may panibago na naman akong ituturo sa inyo dahil ako ay nag-research na naman ng mga pampaswerte na ito. At itong ituturo ko sa inyo ay sobrang napakadami na ang nagpa-totoo nito. Kaya gusto ko siyang subukan at isishare ko siya sa inyo ngayon para sa Friday ay inyo ding magawa. Ide-demo ko na siya ngayon para sa Friday, sabay-sabay natin itong gawin. Diba guys? So, ito daw ay para sa mga walang tigil magtrabaho, lahat ng oras niya ay nasa trabaho na, wala na siyang oras sa pamilya, wala na siyang oras sa sarili niya, pero wala siyang ipon, wala siyang napundar, kahit anong sikap, kahit anong pagod, kahit lunod siya sa pagtatrabaho ay wala siyang naipon o wala siyang naipundar. So, itong ituturo ko sa inyo guys ay para dun sa mga taong sub-sub sa trabaho. Kung ikaw man yon ay gawin mo na ito para makaahon sa kahirapan. Kailangan lang natin dito ay makikita lang natin sa loob ng tahanan natin. Kailangan na bumili pa ng kung ano-anong mamahaling pampaswerte na yan dahil nga hindi natin kaya na bumili ng mamahaling mga pampaswerte. So, susubukan natin itong mga nasa tahanan lang natin na pwede naman maging pampaswerte sa ating buhay, sa ating kabahayan, sa ating negosyo, sa lahat guys. So, itong ituturo ko sa inyo ay gabay lamang. Tanging ang pagdadasal pa rin at ang pananalig pa rin natin ang makakatulong sa lahat ng ating mga kahilingan dahil hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag natin kalimutan ang magdasal. So, umpisa na natin guys. Ang kailangan lang natin ay tubig, baso, at asin. At yung ating mga babanggitin na ritual dito sa ating pampaswerte na gagawin. So, ito ang una nating gagawin. Kumuha ka ng baso. O kahit hindi siya baso, kahit yung plato o yung plato na malalalim, kahit ganun guys, pwede siya. Tapos kumuha ka ng asin. Ito guys, yung asin natin. Makikita lang to sa ating kusina kaya hindi mo na kailangan bumili pa ng mga mamahalin para lang swertehin. Dito pa lang sa gamit natin na nasa kusina lang ay suswertehin ka na. Kaya subukan natin ito. Ito guys, baso at asin. 7 kutsarang asin. So dito ko na lang siya ipatong ha. 7 kutsarang asin dito sa baso ko siya ilalagay. Pwede kahit saan nyo siya ilagay. Basta 7 kutsarang asin. Yan. 1, 2, 3, yan. 4, 5, 6, ito. So, ayan. Meron na tayong 7 kutsarang asin. Ang sunod naman ay isang basong tubig. So, ang kailangan nating tubig dito ay malinis. Kahit hindi siya mineral o mineral, basta malinis. Isang basong tubig. So, ayan. Ganyan.
Ayan lang ang kailangan natin. Isang basong tubig at asin. So guys, itong ituturo ko sa inyo ay gagawin nyo tuwing Tuesday at Friday lamang. Kailangan dalawang beses sa isang linggo nyo siya gagawin. Kailangan Tuesday at Friday gawin nyo to. Ito lang ang kailangan natin. So ito yung ritual na sasabihin nyo. Isulat nyo sa isang papel lahat ng kahilingan nyo. Isipin nyo na lahat ng gusto nyo. Isipin nyo lahat-lahat. Dahil ito ay isang beses lang at hindi na pwedeng dagdagan, guys. Yung halimbawa, may nakalimutan kang isa na wish mo. Hindi mo na siya pwede idagdag sa susunod. Hihintay ka na maubos to bago mo siya maidagdag dun sa mga sasabihin mo. Kaya mas maganda kung gagawa kayo nito ay isulat nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. At kailangan, kapag magsasalita kayo, nung wish nyo dito ay malakas. So, example ko lang to guys ha. Example ko lang to sa inyo kasi sa Friday ko pa siya gagawin. Idinedemo ko lang siya ngayon sa inyo. So, ito. Halimbawa, yan, meron ka ng baso na may tubig at 7 kutsarang asin. So, ganito. Kada wish mo, mag-sprinkle ka dyan ng asin. At kailangan yung wish mo ay malakas mong sasabihin. So, halimbawa, ay guys, kailangan pala dito ay walang sana. Kailangan parang yung hawak mo na kahit hindi pa. Dapat ganun mo siya sabihin. Halimbawa, wala kang pera. Pero ang sasabihin mo, marami akong pera. Ganun. So, ito na. Halimbawa lang to guys, ha. Marami akong pera. Sprinkles nyo, ganyan. Tapos, magwi-wish ulit kayo. Kailangan yung isip nyo ay focus lang dito sa ginagawa nyo, wala kayong dinadalang problema, at saka yung puso nyo, walang galit na laman. Okay? Ito guys, tinuturo ko ay halimbawa lang. Hindi pa ito yung pinakang wish ko. Ito yung wish na sinasabi ko dito ay halimbawa ko pa lang sa inyo. Nakatapos sa pag-aaral ang aking anak. Mayaman ako. Sprinkles nyo guys ha. Kailangan malakas nyong sasabihin dito sa baso na may tubig. Muna guys, ang wish na sasabihin ko kasi hindi ko pa rin siya naisulat kasi sa Friday ko pa nga siya gagawin. So guys, ito ay gagawin nyo hanggang sa maubos yung 7 kutsarang asin. Pero hindi naman sa isang araw uubusin nyo na itong 7 kutsarang asin. Kailangan ito ay maubos sa mga wish mo ng dalawang beses sa isang linggo. Halimbawa guys, Tuesday at Friday, nag-wish ka, nabawasan siya ng konti. Sa susunod na Tuesday at Friday, magwi-wish ka ulit para hanggang sa maubos mo itong 7 kutsarang asin. Pero pagkatapos mo mag-wish, halimbawa nag-wish ka na ngayon, pagkatapos mo mag-wish ngayon, yung tubig ay ibuhos mo doon sa puno na matitibay. Huwag dun sa mga puno na madaling mamatay. Kailangan ito, ibubuhos mo siya doon sa halimbawang puno ay mangga, puno na mangga, sampalok, or nyog. Kasi guys, yung matitibay na puno, dapat doon nyo siya ibubuhos. Tubig na to ay kailangan doon nyo ibubuhos kada wish nyo. Halimbawa, nag-wish nga kayo ng Tuesday, natapos kayong mag-wish, ibuhos nyo na to doon sa puno na yon. Tapos sa Friday, nag-wish ulit kayo, ibuhos nyo ulit ito dun sa puno na yon. So, ganito magiging itsura niya. Kaya okay lang kahit maliit o malaki yung baso na gamitin nyo. Kaya ako pinasusulat lahat ng wish nyo para hindi kayo magkamali. Kasi kailangan sunod-sunod nyong babanggitin yung mga wish nyo. Halimbawa, ngayong araw na to, gumawa kayo niyan. Halimbawa, ngayong araw na to, gumawa kayo nito at yung wish mo ay dapat, kung ano yung wish mo ngayong araw na to, sa susunod na magwi-wish ka, yun pa rin dapat ang winish mo hanggang sa maubos yung asin. Ganun guys, hanggang sa maubos yung asin, yun at yun ang i-wish mo.
kailangan ganun-ganun kung anong pagkasabi mo nung unang ginawa mo yung wish mo dun sa baso na may tubig, ganun din sa susunod na pag-wish mo ulit. So, kaya ko pinasusulat sa inyo yun, guys, para hindi kayo magkamali. So guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo dito sa video ko na itinuro ko sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung tiny bell para maging updated ka din sa aking mga video. Bye-bye!